kabigwa, magandang araw po sa inyo muli. Pag-usapan po natin ngayon yung viral video ni Idol Raffy na kagabi lamang po in-upload. At meron na po itong mahigit 1 million views. May title po ito na First Time Mapikon ni Idol Raffy Tulfo. Kung hindi nyo pa po napapanood yan, i-check nyo lang po yung YouTube channel ni Idol Raffy at siguradong isa rin kayo sa mga galit. Pero bago natin umpisa yung usapan natin ito ngayon, mag-intro muna po. At sa mga hindi pa nga po pala nakapanood ng mga ibang videos, sa mga nanonood ngayon na bago pa lamang sa akin channel, at kung gusto nyong lumaki agad ang inyong channel at lumaki agad ang inyong oras, meron po akong mga tutorial dyan na pwede nyong panoorin. Hanapin nyo lang po yung sa mga videos ko, malaki po ang maitutulong po sa inyo ng mga yan. At sana po patuloy ang pagsuporta nyo sa akin, at pinapangako ko po na susuportahan ko rin po kayo. Ayan, nagbabalik na naman tayo mga kabigawang. Gaya nang nasimulan natin, pag-usapan natin ngayon si Idol Raffy kung bakit siya napikon. At galit na galit po si Idol Raffy. Sa sobrang galit niya ay talagang ngayon ko lang napanood si Idol Raffy na ganun katindi ang galit. Pinagmumura niya. Walang tigil ng mura si Idol Raffy. Galit na galit po siya dun sa mga complainant, sa complainant at dun sa mga kapatid ng complainant. Ang istorya po kasi nito, mayroong isang babae at isang matandang babae na nagpunta at humihingi ng tulong kay Idol Raffy. Ang problema, ang gusto ng babae, yung anak na nagre-reklamo, yung complainant, bigyan siya ni Idol Raffy ng bahay, negosyo, pangkabuhayan, kesyo pinalayas sila sa bahay nila, mahirap ang pwesto nila, mahina yung kita, at nangihingi siya kay Idol Raffy ng rent-to-own na bahay na pwede nilang rent-to-own, ibig sabihin ng rent-to-own upa nila yung bahay, tapos bandang in the end, kanila na rin yung bahay. Ay nagalit, napikon si Idol Raffy. Kumbaga nakahalata na si Idol Raffy. Bakit siya lahat ang sasapo ng mga pangangailangan ng complainant, na nakikita naman ni Idol Raffy na parang tatamad-tamad at hindi marunong magtrabaho. Laging gusto nila iasa na lang lahat kay Idol Raffy. Nagsimula kasi ito dahil yung matanda, yung nanay nila, walang mag-aalaga at pinagpapasapasahan nila. Kinausap din ni Idol Raffy yung isang kapatid na, at kesyo ang daming dahilan, ang daming alibay, ang daming pautot na hindi niya rin pwedeng alagaan yung nanay niya dahil siya ay nagtatrabaho, at yung asawa niya ay nagtatrabaho din sa kanilang tindahan, at yung mga anak ay pumapasok. Ibig sabihin, wala rin magbabantay sa nanay niya. Hindi daw pwede ito sa kanila. Kaya nagalit, lalong nagalit si Idol Raffy. Ang sabi ni Idol Raffy, anong gusto niyo? Akong mag-aalaga sa nanay niyo? Akong kukuha ng katulong? Talagang kung mapapanood nyo mga kabigwang, sobrang galit ni Idol Raffy. Kumbaga, gusto lahat iyasa ng mga complainant kay Idol Raffy yung matanda. Ibig sabihin, si Idol Raffy pa maghanap o mag-aasikaso kung paano maaalagaan yung matandang nanay nila, ay samantalang mga buhay pa sila at ang lalakas pa nila. Kaya sobrang galit na Idol Raffy, talagang hindi niya mapigilan yung sarili niya. Mura siya ng mura at talagang sobrang galit. At sa kalagitnaan naman ng video ng Idol Raffy, mapapanood naman po natin lahat na humingi ng tawad si Idol Raffy doon sa matandang babae na magulang ng complainant dahil po sa kanyang pagmumura at sa sobrang galit niya doon sa mga anak ng matandang babae. Dahil hindi nga matanggap ni Idol Raffy na pinagpapasapasahan yung matandang babae,
dahil ayaw ni Idol Raffy na naargabyado ang mga matatanda at lalong-lalo na yung mga magulang. Sabi nga ni Idol Raffy, siya hindi siya nagre-reglamo sa mga magulang niya. Bagkus tinutulungan niya pa ito ng buong puso at sinusuklihan niya ng tamang pag-aalaga. Kaya hindi na lang nakapagsalita yung matanda. Nagpasalamat na lang kay Idol Raffy dahil siguro naman kahit matanda siya kay Idol Raffy, naiintindihan niya yun at naunawaan niya kung bakit nagalit ng ganung katindi si Idol Raffy. Nangako, pero in the end, nangako naman si Idol Raffy na tutulungan niya yung mga complainant kasi nga nagreklamo sana, nagpunta doon. Pero hindi naman lahat ay sasagutin ni Idol Raffy. Ang sabi nga ni Idol Raffy, tutulungan ko kayo kung makikita niya na yung mga anak ay alagaan yung magulang nila. Ang lesson learned dito mga kapatid, mga kabigo ngayon, sa mga panahon na kailangan kayo ng mga magulang natin, kailangan tayo mga magulang natin, tapos hindi tayo handang tumulong sa kanila. Samantalang ng mga bata pa tayo, hindi naman nagre-reklamo yung mga magulang natin sa pag-aalaga sa atin. Gaya nga ng mga sinasabi ni Idol Raffy. Kaya sa mga anak dyan, sana mahalin nyo yung inyong mga magulang dahil nung mga maliliit pa kayo, sobrang pagmamahal ang ibinigay sa inyo ng mga magulang nyo. Yun lang ang hinihingin kapag sa mga magulang nyo dahil sa pagtanda nila, mayroong mag-aalaga sa nila. Tapos pagpapasapasahan nyo. Mga kabigwang, yun lamang po. Maraming salamat. Huwag nyo po sanang kalimutang i-like, i-share, at i-hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating video. At ang pinaka-importante po sa lahat ay yung wag na wag po ninyong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel. Yun lamang po, at muli maraming salamat po.